Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. So unahin muna natin ang quick update sa 4 games natin sa araw na ito. Panalo ang Charlotte Hornets kontra sa Detroit Pistons sa score na 117-106. 22 points si Terry Rozier, 18 points si Kelly Oubre Jr., 18.6 rebounds and 5 assists si Lamelo Ball, 19 points, 5 rebounds and 6 assists si Gordon Hayward, at 15 points, 11 rebounds si Mark Williams. Sa Pistons naman ay 23 points si Ahmed Diallo, 21 points and 12 rebounds si Marvin Bagley III, at 23.7 rebounds naman si James Wiseman. Bad news nga sa mga fans ng Hornets at ni Lamelo Ball dahil nagtamo ng isang non-contact injury si Lamelo kanina, at matapos ng x-ray, ito ay nakumpirma bilang fractured right ankle na posibleng magiging dahilan ng pagpapahinga niya ng buong season. For 6 minutes pa lang nga ng game kanina ay 4 of 4 na kagad siya sa 3 points. And overall ay napakaganda nga ng kanyang nilalaro lately. Ganun pa man ay inuulan nga siya ng mga injuries. Posibleng matapos nga ang season na ito na 36 games lamang lalaruin niya sa 82 regular season games. Close win naman para sa Miami Heat kontra sa Philadelphia 76ers sa score na 101-99, 23 points, 11 rebounds and 9 assists si Jimmy Butler, 14 points si Gabe Vincent, 13.7 rebounds si Bam Adebayo, at 13 points din kay Max Strus. Sa Sixers naman ay 27 points, 12 rebounds si Joel Embiid, 23 points si Tyrese Maxey, at 20.6 rebounds and 12 assists si James Harden. So back-to-back close games nga ang talo ng Sixers mga kaibigan. 6 straight wins naman para sa New York Knicks in 9 of their last 10 matapos sa talunin ng Boston Celtics sa score na 109-94. 23 points si Emmanuel Quickly, 23.7 rebounds si Julius Randle, 17 points si Jalen Bronson, 12 points si Josh Hart, at 10 points, 13 rebounds si Mitchell Robinson. Sa Celtics naman ay 22 points si Malcolm Brogdon, 19 points si Marcus Smart, 13.6 rebounds si Derek White, 13 points din si Al Horford, at 14.7 rebounds and 9 assists si Jason Tatum. Napatalsik din nga sa game na ito si Tatum mga kaibigan, at gusto na nga niyang hampasin ng referee kanina. Dahil sa talo na ito ay Milwaukee Bucks na ang may hawak ng best record ngayon sa buong NBA. At sa ating last game ay panalo ang Orlando Magic kontra sa New Orleans Pelicans sa score na 101-93. Nanguna dyan ang 29 points, 8 rebounds and 4 assists ng number 1 pick Paolo Banchero. Ngayon ay tumungo naman tayo sa Lakers. So kanina nga ay inanunsyo na ang out si Lebron indefinitely. Ayon sa isang doktor ay posibleng 9 weeks ito kung hindi gaano kaluba ang kanyang injury at hindi kakailanganin ng surgery. Kung ganito nga ang kaso ay hindi pwedeng matalo ang Lakers ng 7 games kung gusto pa nilang makabalik si Lebron James. Dahil kahit fully recovered nga si Lebron at laglag din naman ng Lakers, malabo nga na maglaro pa si Lebron sa season na ito kung para lang din naman ito sa wala. Kaya naman sa ngayon ay nakasalalay nga kay Anthony Davis ang responsibilidad na pangunahan ng Lakers at buhati ng team na ito patungo sa playoffs. Madami nga ang duda sa kanyang kakayahan na magbuhat ng team. Well, ito nga ang kanyang chance upang patunayan ito. Without LeBron, season on the line, makikita nga natin kung tatanggapin ni AD ang hamon na ito. Panahon na niya ito upang patahimikin ang mga kritiko. At agad na itong masusubukan bukas kontra sa number 2 team ng Memphis Grizzlies. Lahat nga ng game ngayon ng Lakers ay kailangan nilang ituring na tilabay sa itong game 7. Kaya naman makikita nga natin kung magse-step up ba si AD under pressure. Sa palagay nyo ba ay kayang pangunahan ni AD ang Lakers patungo sa playoffs kahit na injured si LeBron?